Yo, what's up guys? So, it's me again, Mr. DJ. So, nandito na naman tayo sa ating panibagong vlog kung saan ang tatalakay natin ay camshop. So, since usually sa atin ang ginagamit natin na camshop, stage 1, 2, and 3. Yan. So, ano nga ba yung bagay na camshop para sa set ng ating motor? At paano nga ba natin gagamitin yung camshaft na yon ng magiging safe siya. Ayun. So, bago yun, eto siya. Ayan. Ayan, guys. So, ang price ng camshaft ay 392 pesos kada isa. So, 392 pesos po kada isa. Ayan. Stage 1, 2, and 3 po yung binili ko, no? Kasi, ano rin eh, testingin ko rin ito, isa-isa. Diba, sasalpan ko rin sa motor ko. So, syempre, diba, parang curiosity lang na, uy, dati, ganyan-ganyan, di ba? So, sabihin natin na after 2 years, ganyan, o maano tayo sa inuman, may magkakaroon tayo ng kwentuhan, di ba? Minsan, tungkol sa motor. Parang maganda na, ano yun, na meron kang ibabangka sa kanila, eh, no? Doon na-testing ko na yan, di ba? Ano lang, kumbaga, parang masarap lang isipin sa mga susunod na panahon na na-testing ko na stage 1, stage 2, stage 3 na cams. Yan. Ito, maganda to. Ito, malupit. Ayun. At the same time, syempre, naka-video para meron talagang katunayan na gumamit ako ng gantong cams. So, ayun. Sobrang shoutout nga pala sa mga sumusuporta sa akin. Ayan. So, hindi ko na kayo isa-isa yun, guys. Kasi alam ko naman na talagang solid kayo lahat. Ito na siya, oh. Ayan. Ayan na yung camshaft natin. Ayan, stage 1, 2, and 3. Ayos. Ayan, so, ito na sila. Ayan, oh. Stage 1. So, XRM 125 and Wave 125. Ulitin ko, magkaparehas lang sila ng camshaft. And stage 2. So ngayon, papakita ko muna sa inyo yung difference nitong dalawang to. Kasi magkaiba yan. Ano, kita nyo naman, nakasilyado. Hindi na. Yung ano nila, yung appearance nila. O yung sabihin na nga natin na itsura nila, ay hindi natin basta-basta makikita yung difference. Bakit? Kasi para-paras naman yung itsura nila. So, ang mangyayari dyan, yung lip po yung titingnan natin. So, dapat ngayon, nandito yung caliper ko. Nasa wala yung caliper ko eh. No? So, nahiram yung caliper ko. Kaya, ang gagawin ko, gagawa na lang ako ng panibagong video. Regards dito sa, ayun, sa lip nito, sa bawat lip, sa lip nilang tatlo. Pero, sa ngayon, nakikita ko na, ayan. So, magkaiba sila ng cam lobe. Pero, sige. Sana buksan natin. Ayan. So, Wa. Ayan. May nakalagay siya. Wa 2.0. Ngingipin, no? Then, ito yung isa. Ayan. So, kung nakaganto yan, ayan o, mismo, naggaganyan natin yan. Ayan. Maaring mas, sa ganto yan, sa ganyang itsura niya, nakikita natin na medyo mas maganda yung cam lobe. O yung arm nito. Cam duration pala, sorry. So, yung cam duration, ayan, ng stage 2. Diba? So, ayan o. Makikita natin yung cam duration nitong stage 2. Ayan. Na iba. Pati dito sa may kabila. Ayan o. Ayan. Ayan. Then regards naman sa degree nito, pagkaka alam ko talaga, stock degree lang yung mga LHK. Yan, stock degree lang yung mga yan.
Pero dapat talaga ngayon, meron tayong ano eh, meron tayong galit. Pero para masukat natin talaga to ng yung mga lift nila. Although gagawa talaga ako ng ano, ng ibang video para doon. Bago yun, okay, magsimula na tayo dito sa stage 1. Itong stage 1 na to, saan nga ba to pwede? Ayan. Ano? Yung common na ginagawa natin. Itong stage 1. Ito, ginagamit to sa all stock. Pwede. At saka sa 54mm. Ayan, stage 1. Ito yung bagay sa kanila. So, bakit hindi natin na sinama yung stage 2? No? Kasi po, yung 57mm. Bakit hindi natin sinama yung 57mm sa bagay dito? Kasi, pagka ito pa rin yung ginamit natin, masyadong mababa yung lip nito para sa 57mm. Ayan na, ito. Although may mga gumagamit pa rin ito, kaso nga lang, kung gagamit tayo ng stage 2, o may bibilin tayo, kanyari bibili tayo ng ganito, lalagyan natin sa 57mm, alam natin na mas maganda tong stage 2. Alin pa yung bibili natin? Di ba? Yung stage 2 na. Yun, kaya ang bagay dito ay stage 1, na-reborn na hanggang 54mm yung bagay dito. Kaso nga lang, syempre, kung magpapalit tayo ng cams, make sure na naka-valve packet po. Para hindi po sumabog yung makina natin. Then, dito naman tayo sa stage 2. So, itong stage 2, saan din ito bagay? So, yung stage 2 po, bagay siya sa 54mm and 57. Ayan. Bakit ito? Ayan. Itong stage 1, bagay sa ano, sa 54. Ito, bagay din. Di ba? So, ngayon, depende po sa magsiset na yan. Pero, ang talagang ginagawa po kasi talaga ng karamihan ay stage 1 sa 54. Then, stage 2 sa 57. Pero, pwede rin to sa 54mm. Ayun, depende lang din po iyon sa gagawa. Pero ang marerecommend ko po ako po bilang nakagamit na ng may mga aftermarket na cams. Ayun, 54 stage 1 po. Okay na rin, okay na to. Maganda na. Maganda yung performance nito. And then sa lagitik, syempre mas malagitik ng konti itong stage 2. Ayan na. Then yung last natin, itong stage 3 cams. Ayan. Itong stage 3 cams na to. So, ibang iba na to. XRM125 number 3. Ayan. Ayan. Iba. Ibang iba na. Nasa nung ano. Magkumpare na sila din sa stage 2. Ibang iba. So, pansinin nyo, guys. Ayan. Nakita nyo? Nakita nyo yung ano, no? Yung duration na no? Magkaiba sila, ano? Ayan. Itong stage 3 medyo, ano? Medyo mas maliit ng konti. At mas payat yung, ano niya, dito niya. Yung sukat niya dito, ah. Ito, ayan, sukat na yan. Ayan. So, ngayon, itong stage 3, saan naman ito kadalasang ginagamit? Ayan. So, itong stage 3, ginagamit sa 57mm and 60mm kadalasan. Pero, meron ding nagsiset ng stage 3 o mataas. Mataas kasi yung lip nito eh. Ang pagkakatanda ko, ang lip ng stage 3 ay nasa 7.0. Ayun yung sinabi ng seller nito ba. Itong seller mismo nito. So, nagtanong ako sa kanya. Pero ang gagawin ko, double check ko na lang pagka nagka-caliper ako. Ngayon, ito ay para saan ba to? Ito, ginagamit to sa 57 and 60mm. Bakit hindi agad ito yung ginagamit sa 57? Bakit mas ginagamit natin itong stage 2? Kasi po, based sa aking research, ayun, research ang lakas. Kasi po, based po, ayun, para makita yun. Ayan. Kasi po, based po sa mga nabasa ko, sa mga nagsasabi sa akin ng mga tropa na nakapag-set na before ng ganito,
ng Wave or XRM 125. Ito po, ayan, pagka po gumagamit tayo ng mas mataas na lead, ang tendency po niyan, maaaring tumama. Mas malaki raw yung chance na tumama yung piston natin sa valve natin. Pero naiwasan po yun. Kagaya nga, nung stage 1 and stage 2, valve packet po, okay na po sa kanila. Pero regards po dito sa stage 3, hindi na po. So dito, ang ginagawa, naglulubog ng valve. And then, nagtatabas ng retainer. So bakit? Imagine mo, naka-valve packet ka na, nakalubog pa lang konti yung valve mo, o sabihin natin ginagawa ng iba, naka-offset yung valve, then yung iba naman ay then magtatabas pa tayo ng retainer. Ayan. So sa dahil nga po mataas na yung lip niya, ang nangyari po pag umikot siya, yung retainer po natin pwedeng tumama sa valve seal natin. So sa high RPM po, gamit na gamit yung ganun, yung lubog saka yung valve, valve packet. Ngayon po, ito na po, yun ah. So ngayon, next video ko, papakita ko po sa inyo kung ano nga po ba yung mga lip ng mga cams na nandito ngayon. Then, yun, hanggang dito na lang po yung video natin. At sana huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe para sa marami pang video. Ano, saka marami pang i-share ko tungkol dito sa motor natin na Wave 125 at XRM 125. Ayun lang, maraming salamat at God bless.